Isang magandang gabi po sa bawat isa sa atin, latest weather update po muli tayo. So patuloy pa rin po natin binabantayan. Ito nga pong si Bagyong Jenny na ngayon nga po may estimated na layo na lamang na 275 kilometers west of northwest of Itbayat, Batanes po yan. So makikita nyo naman po, medyo bumaba na nga po yung kanyang hangin ngayon, which is nasa 165 kilometers per hour na lamang, no? At ito po yung malapit pa rin sa sentro, no? May bugso naman pumapalo sa 185 kilometers per hour. Pa northwestward pa rin po ang kilo, sa bilis naman po na 15 kilometers per hour. So meron pa rin po tayong hypnosis ngayon, kahit palabas na nga po, papunta na ng area ng Taiwan o sa bansang Taiwan ng Bagyong Jenny. Meron po tayong panibagong active low pressure area na binabantayan dito nga po sa bandang Silangang, Mindanao. At yung direction po ni Bagyong Jenny ay sinusundan po niya. Makikita nyo naman po sa ating pinaka live radar, no? So tignan muna po natin itong si Bagyong Jenny kung makaka-apekto pa nga ba ito sa bansang Pilipinas, no? So makikita nyo naman 165 kilometers per hour, at ito po yung konting-konti na lang po, nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility, and as of now, meron pa rin siyang storm signal number 1 na binibigay sa bandang Batanes nga po. Medyo apektado rin po ang ilang bahagi ng Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao dahil lang nga rin po sa pinapalakas niyang hanging habagat. Ito naman po yung active low pressure area na sinasabi ko, which is 30 kilometers per hour, pero yung direction po ni Bagyong Jenny, yung dinaanan ni Bagyong Jenny ay sinusundan niya po. At posible pong mas malakas ito kay Bagyong Jenny. Pero as of now, wala pa naman po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, at medyo malayo pa sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po ibig sabihin ito, hindi tayo maghahanda. Ngayon pa lamang po, no, maghanda tayo dahil nga may kasunod agad itong si Bagyong Jenny, which is alam naman natin, kakalabas pa lang o papalabas pa lang, may kasunod na agad na bagong active low pressure area, or posibleng maging isang ganap na bagyo sa paglipas lamang ng ilang mga oras. Depende po yan sa paglakas ng kanyang hangin. Siyempre, kapag ka meron tayong southwest monsoon o hanging habagat, mabilis pong mahahatak itong active low pressure area papalapit po sa ating Philippine Area of Responsibility. So maging I'm ready pa rin po tayo sa mga posibilidad na mangyari. Kung may mga lakad po tayo, especially sa gabi, tingnan muna natin ang panahon kung may ulan ba. Kung maulan naman, ugaliin po natin laging magdala ng payong, sombrero, o kaya naman po jacket, panglaban na rin po natin sa ulan para iwas na rin po sa pagkakasakit. Pinag-iingat din po yung mabababang lugar sa Metro Manila. Kapag ka alam nyo po may banta ng pag-ulan, mag-ingat po tayo, no? At linisin yung mga estero para makadaloy po na maayos ang ating mga katubigan. Mag-ingat din po yung matataas na lugar po na nagkakaroon madalas ng landslide dahil sa patuloy na pag-uulan. So patuloy ko po kayong i-update, and please pakiusap, pakilike, subscribe, and pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga weather daily updates. Maraming salamat po.